checkmate testini. Opo, opo. Saka makisaksak din pa ako dito. Aling kaya ang ito pala. Saka yung sa projector po. Ah, ito po pala. Ito po ba yun? Pwede, hindi sira. Ah, pwedeng pahiram na rin po nito. Naiwan ko po yung ano ko. Ito po. Check mic test. Mas maganda pala ang tunog po nito. Ayan, kasi Samsung yung mic. Tayo po ay, habang hinihintay po natin ang projector screen, tayo po ay manalangin isa pang beses po. Our Father in Heaven, we praise you Lord for the Sabbath, for the time we have to study, for the brethren who have remained in your sanctuary. We want, Lord, to learn more what you want us to do. We ask that you cleanse us from all our sins. We can do nothing without you, Lord. We are totally dependent on you and the Holy Spirit as we do your work. All of ourselves, we cannot do anything, but with you, everything is possible, Lord. We want to be useful by you for your glory and for the salvation of other people. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Okay, ganyan. Ang ating pong ngayong hapon po ay tungkol sa ministry at sa evangelism. Parang hindi yata ito yung slide ko. Sandali lang po. Mali yata na-open ko. Hanapin ko lang po. Internet Media Ministry. Ito. Ah, sandali lang po. Save as kuna PowerPoint. Ah, ayos na po yata ito. Save natin na PowerPoint. And okay. So, I just want to introduce po, bakit interesado ako dito sa media ministry. Kasi po noong unang panahon, ako ay tatamad-tamad sa church. Katulad ng, hindi ko nasasabihin katulad ng iba sa inyo. Lahat naman siguro tayo may panahon na tamad-tamad sa tayo sa church. Dahil lagi na lang tayo nasa church simula nung kami bata pa. Ayan po. So, Pero meron pala tayong ginagawa sa church. Kasi nakakatamad sumimba, upo lang naman dyan eh. Di ba po? Eh ganun yung aking mentality noon. Kahit sino naman pwede umupo dyan. Di ba't pa ako upo dyan? So gusto ko may ginagawa ako. Yun pala, nakabasa ko sa book na Child ni Ellen White. Mas masaya pala yung mga bata pag may ginagawa sila. Pag hindi wala silang ginagawa, nanggugulo. Nanggugulo sila. Kaya siguro magulo si ano, magulo noon kasi baka kulang sa ginagawa. Pero nung dumating ako dito sa church niyo, ito lagi kong kadibati sa Facebook to. Pero nung nakita ko sa dito siya elder, sabi ko may pag-asa. may pagbabago. Kaya tuwang-tuwa ako sa makita siyang aktibo dito sa church niyo. Kahit lagi ko siyang kaaway dati sa Facebook.
Okay. Sa evangelism, nagkakampi yung magkakaaway dati. Amen? Oo. Kasi ganyan. Pag evangelism na, magkakampi na tayo niyan. Lalo na pag persecution na. Kahit magkaaway pa tayo mga Adventist, pag tayo pinersecute na, magkakampi na tayo. Dahil meron tayong common ground. Anyway, ano po ang mga motivation ko sa media ministry? Ayan. By the way, just a little bit background. Ang profession ko po ay computer science. Ako nag-aral sa AUP. And the employee na rin ako doon. Kami yung gumawa ng tinatawag na IOLIS. Kung na-aram niyo yung IOLIS. Ako yung isa, hindi lang ako ha, kasi may chismis na ako daw gumawa ng lahat. Hindi ako ganun kagaling. Isa lang ako sa mga gumawa noon. Lima kaming gumawa noon. Yung iba, nasa Canada, nasa US na. Ako na lang yung remnant. Ako na lang naiwan dyan. Kaya ako yung nag-maintain po nung tinatawag nilang IOLIS. And yung interest ko syempre, tungkol sa computer, pero interesado rin ako sa evangelism. Kasi, yun, gusto ko lagi tumulong sa gawain. And ano role nung mahilig sa technology and sa computer sa gawain? Mahihiyain naman tayo. Sorry. Mahihiyain naman tayo kasi puro tayo harap ng computer. Pero lahat ng tao ngayon, mas marami na ang computer ngayon kaysa tao. Kasi isang taon pa lang nang gawa ng Intel, 10 billion na ang chips, ang CPU, isang taon pa lang. Ilan yung tao sa buong mundo? 7. So mas marami na ang computer kaysa tao. Isang taon pa lang yun na generation ng microprocessors. So, bakit ngayon na yan, nung patamad-tamad ako, pero nung si Pastor Orbe ay naging church pastor sa AUP, gusto niyang gumawa ng website. Sabi niya, sino mga magiling? Siguro nag-usiyo sa sino mga ruhilig sa mga website dito. Eh, naturo kami ni Mark, ako at saka yung kabigyan kong hacker. Yung hinahack yung IOLIS lagi. Pero best friend ko siya kasi magaling siya eh. So, gawa nga kayong PIC website, huwag gumawa kami. Sabi niya, dali-dali lang yan. Download ka lang ng Drupal, installan mo ng team, di ba, sir? Tapos, yun na, lagyan mo ng laman. So, nagawa kami. Sabi naman ni Pastor Orbe, sumimba naman kayo. Baka naman sasabihin, sino gumawa ng website? Tapos makikita mga pangalan nyo. Tapos sabihin nila, di man lang namin nakikita itong mga tao sa church. So, nagsimula na kaming sumimba-simba. Ini-invite. Actually, malaking factor yun, sir. Yung pastor mismo mag-i-invite sa'yo. Biro niyo, midweek dati, nag-i-internet lang ako. Biglang may lumabas na chat. Sabi ni Pastor Orbe, sir, sumimba ka. Ako speaker. Sabi ko, nakakaya naman hindi sumimba kasi yung senior pastor pa ang nag-invite sa'yo personally na sumimba ka, dahil siya daw speaker. So talagang pumunta ako doon kasi sinuhulan niya kami ng pagkain. Okay, isa bang kwento doon. Sabi niya, pumunta kami sa Alabang. Sabi niya, bili tayo ng router. Tapos hindi naman nagsabi si Pastor Orbe, bumili ng pagkain na napakarami, yung KFC isang bucket. Hindi man lang tinanong kami kung vegetarian kami o hindi. Pagdating namin sa kanilang bahay, kain tayo. Sabi ko, ano kayong sasabihin ko dito? Siya pa naman ang pinakamataas na pastor dito sa PIC. Pero ako po isa na yun dahil kahit kasama kayo mga taga-SSD, taga-NTUC, sila talaga naghahanap ng makakain ko. So, bahala kayo dyan. Basta yun ang nakasulat. So, nire-respeto naman ng ating mga leader ang mga nakasulat. So, sabi ko, Pastor, meron po bang makakain ni Shadrach, Meshach, and Abednego dito? sa Bible na yun. So, naghanap siya ng papaya. Anyway, naging kaming malaking factor yung pagkakaibigan ng inyo ng mga pastor. And naghanap tayo ng gagawin natin. Yun pala, yung iba may papagawa din sa atin. Gusto naman natin gawin para sa church kasi masaya, marami tayong natututunan sa church. And simula po noon, nakikinig ako ng Audioverse. Alam niyo ba yung Audioverse? Yung mga GYC, nandun lahat. Kasi gusto ko makinig ng mga sermon. Simula pa po nung bata ako, gusto ko lagi sa hour of worship dyan nakaupo. Kasi kahit na ayaw ko sumama din sa mga bata kasi kung ano-ano lang ginagawa nila. Gusto ko lagi dyan nakikinig kahit na sa mga tatigas na sermon nung aming pastor doon sa Nagaview. And gusto ko makinig ng mga sermon na taga-US. Kaya lang wala naman ang pamasahe. Pumunta doon lang visa. And ilang araw ko lang doon. Hindi, yung pamasahe, hindi gan, I don't have that luxury. Di ba? Of going to the US just for GYC. Pero mabuti na lang, nire-record nila sa Audioverse, nilalagay nila bawat sermon doon. At saka hindi mo naman ma-attendan lahat yung 22 na seminars in the same time.
22 kasi na breakout sessions yun. I-record nila yung lahat, ina-upload nila sa lahat sa Audioverse in audio form. Pinapakinggan ko lahat. 20 seminars all in the same time, tatlong araw, inuubos ko lahat. And malaking naitulong sa aking spiritual life. Isa pang kwento noon ay yung tungkol kay Pastor Gates, David Gates na yun, kilala nyo. Napakalaking influencer sa amin, pati yung mga tao sa Hope Channel, sa Iloilo, sa HCBN, mga kaibigan ko. Napakalaking influencer ng kanyang ministry sa amin. Yung mga experiences niya na talagang yung self-sacrifice niya para sa media ministry. And nakita namin kung paano binibless. Kaya tinutulungan ko, actually, nire-research ko yun. Iniimbestigahan ko si Pastor Gates dati. Nung marinig ko, iniimbestigahan ko lahat. Lahat ng video niya sa internet, lahat ng audio niya sa internet, pinakinggan ko lahat. Hanggang gusto ko na rin tumulong sa kanya. Imbis na nag-iimbestiga ako, ako na lang tumutulong. At malaking pagpapala minsan. Pumunta siya sa Pilipinas, ako yung nagde-drive sa kanya galing sa Ayas, papunta sa ano, galing dun sa Silang papunta sa AUP. Tapos nung sine, yung pala pagkausap niya siya, talagang ang pag-uusapan niya, puro spiritual things. Nakita niya yung mga libro dun sa sasakyan ko, sabi niya, alam niyo ba itong great controversy na to? Memorize ko yung last chapter nito, yung last page, nire-recite niya na ganun. So, last nagsimula na siya magkwento, sabi ko, Pastor, I already listened to all your sermons and all your audio in the internet. Tumahimik na lang siya at nag-check ng email. Pero ganyan ko sa media ministry, yung mga napapakinggan natin, yung mga nakikita natin sa TV, nakakasama natin, nakakaibigan natin, si David Asherick, nakikita ko lang yan sa 3ABN. Pero nung pumunta sa Pilipinas, yun, yung paa niya nakataas dun sa, medyo crazy man din kasi yun eh. Yung paa niya nakataas dun sa dashboard ng sasakyan ko kahit na maputik yung kanyang sapatos kasi nag-hiking daw sila. So nagiging nating mga kaibigan, si Randy Skit, oh, nakasakay din sa sasakyan kong bulok. Kahit na bulok yung sasakyan ko, maraming naisakay na ano, TV personalities. Ayan po, si Ted Wilson, oh, nakabitan ko rin niya ng mic doon sa Santa Rosa, di ba po nagpunta siya dyan. Si... Marami pa yung mga taga-GC, pag tumutulong tayo sa gawain, masaya. Kasi yung mga nakikita natin sa TV, nakakahalubilo natin. At saka, maliban pa dun sa kasiyahan ng fellowship ng mga taong ginagamit ng Panginoon, ang utos talaga yan ng Diyos. The Great Commission. And napakaraming opportunities. Bakit ba ganito yung aking slide? Hindi ko na maintindihan. Napakaraming opportunities pag actually pinag-aralan natin yung stewardship, anong ginagawa natin dito sa buhay. Dapat, we do not lay up treasures here on earth, for moth and rust attack, but treasures in heaven. Paano natin ma-send yung ating treasure sa langit? Kundi tulungan yung mga kailangan tulungan. Yung mga gutom, pakainin, yung mga gugutom sa salita ng Diyos, lalong-lalo na Great Commission. So, ganun daw po yung paraan. So, kung gusto natin maging mayaman sa langit, kung nag-iisip kayo ng investment na hindi nasusunog at hindi nalulugo yung bangko, yun ang pinaka-the best. Kasi dati businessman ako. Ako yung may-ari ng internet dati sa lahat ng AUP. Sa akin na pumunta dati lahat yung income nun. Dati lang yun ha. Ngayon wala na. Tinan over ko na sa AUP yung internet. Ako may-ari ng wifi lahat dun sa buong campus dati. Sabi ko sa kanila, pag ready na kayo, turn over ko. Tinan over ko, pati yung gastos, tinan over ko, so na-refund. Anyway, anong tanong, anong gagawin natin dun sa mga napunta sa atin? So, yun ang mga opportunity. Yung mga piso, gagawin natin ginto sa langit. Di ba? Kasi yung mga piso, bumababa naman ang presyo niyan, ang value niyan. Yung mga bangko, nagsasarado yan. Yeah, minsan-minsan, yung gobyerno, paano pag nag-close of probation na at nag-Sunday law, di i-freeze nila yung mga accounts natin. Hindi na natin ma-withdraw sa ATM. So, mag-imanalangin tayo sa Diyos kung paano natin gagamitin habang may panahon pang gamitin. Sabi sa last day events, yung mga lupa, anong gagawin pa niyan sa huling panahon? Pero ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay at tayo lang ay ginawang katiwala. Okay. So, may mga opportunity. Actually, napakaraming pera sa Adventist Church. Alam niyo ba yung 3ABN? Kasi nga, 80% nandun pa rin sa bulsa natin. Hindi naman natin makakain lahat yun. Mamamatay din tayo pag sobra dami kain. So yung 3ABN, ni-research ko yung board of directors nila. Marami yan. Isa-isang pangalan, magpili lang ako isang pangalan, ni-research ko, yung family nila, ang income nila sa isang taon, $2 billion.
Tinignan ko yung Adventist org, yung Adventist statistics. Ang income ng buong Adventist church sa buong mundo, 2 billion din. Meron palang pamilya na Adventist na ang income kapareho ng buong Adventist church. Kaya pala daming pera na 3ABN. Alam niyo ba about uplink ng satellite na yan is 500,000 every month? Mura yun kasi buong Southeast Asia covered mo kaysa papadala mo sila ng DVD. Iyon pwede mo i-live. So, yun ang mga great opportunities sa gospel work. Actually, minsan tinitingnan ko yan. Unahan na lang yan eh. Pag may opportunity, unahan. Kasi kung sino mauna, siya makakapadala ng pera niya sa langit. Yung mga patagal-tagal, di baka ma... hanap kayong opportunity. Pero ang na-observe ko lang mga kapatid, yung tinigyan ko sa inyo kanina na fasting and prayer na inexperimentuhan ko, dumami yung ministry na tinutulungan ko. Tapos, by the way, si Jesus Christ, 40 days lang nag-fasting and prayer. Pumunta siya sa piyesta pagkatapos. Oh. Kaya kumain din ako kanina. Kasi kinakanta-kanta ko, baka naka 40 days na ako kung ipagdudugsong-dugsong yung umaga at saka tanghali na fasting, baka lang. So, pumunta si Jesus sa piyestahan. Diba po, dun siya naggawa ng wine sa piyestahan pagkatapos niya mag-prayer and fasting, pagkatapos niya kumuha ng disciples. Okay, so, there is a time for fasting, there is a time for feasting. And experiences in helping others. Pero ang pinakamagandang, hindi ko ka talaga alam mga kapatid, ako yung tumutulong dati sa kapitulo versikulo, kila Kuya Johnson at kila Sir Jerry at saka kila Sir Richard. Ako yung tumutulong sa audio. Kasi nakita ko sila sa TV. Si Kuya Johnson po, kilala ko na talaga siya. Kasi nang nagre-rent siya ng sound system ko sa AUP pag nagbebenta siya ng mga debate na DVD. So, nakilala ko sila sa CLC dati nung si Sagani Valencia nag-preach doon sa Manila Center. Nakilala ko sila doon. Tapos pag sa AUP, nag-rent sila ng sounds ko. Tapos nung makilala ko sila, sabi ko grabe pala ang self-sacrifice nitong mga to. Kaya pag nag-rent sila, hindi ko na pinapabayaran din, naiawa ko sa kanila. Kasi wala pala silang work. Yun lang, humanap lang sila ng mga nananalangin lang ng mga sponsor. Tapos nakita ko sila sa TV minsan. Sila ni Sir Jerry. Hindi ko pa siya kilala. Sige niyo sa nakilala ko. Sabi ko, ba't ganyan tunog nyo? Para kanyang sa kuweba. Eh friends kami, kaya kantsaw-kantsaw. Sabi ni Kujos, hindi ko maraming alam gagawin sir eh. Sabi saan ko ba nag-record sa Paranaque, punta nga ako doon. Pagtingin ko, ang laki pala ng church, kaya pala parang kuweba. Triangle pa. Eh sa audio, yung triangle, parang yung horn. Parang ganyan, hello. So, yung tapos pag malaki yung area, yung sound, yung speed of sound, matagal siya makarating, yung reflection, babalik. Maraming version yung naririnig natin. May totoong galing direct sound, mayroong sound galing dun, umuntul dun, mayroong umuntul dun, umuntul dun, umuntul dun. Kaya itong church yung maganda ang tunog kasi mas maliit. At saka yung nakaka-diffract ng sound. Pag wala pang tao yung church, tinanggal yung mga upuan, di bounce dyan, bounce, bounce. Napakahirap. Pero sa tulong ng Diyos, naayos namin yung sound. Naiintindihan na. Hindi pa rin the best, pero at least naiintindihan. Yun lang naman ang objective ko, basta maintindihan. So, yun po. Tapos, bago pa nun, tumutulong na rin ako sa HCBN, His Coming Broadcasting Network, sa Iloilo. Pag may kailangan sila dito, hindi na sila nagdadala ng maraming gamit. Yung sa akin na lang. Pag kailangan nila ng Amazing Facts ng coverage, tapos yung Hope Channel, hindi ready mag-cover, yung HCBN tinatawag nila, tapos wala silang masakyan, yung van ko, pinapahiram ko sa kanila ng ilang linggo, isang buwan. Doon, yung drive nila sa Quezon City. Dahil, siyempre, nagtuturo ako sa AAT. Okay. Pero malaking opportunity po makatulong. Si Doug Bachelor, tingnan mo lang, mamaya na rin pala, nire-record nyo na. Tapos yung mga tag-Hope Channel, mga kaibigan ko rin po, pag nakita nila ako sa patambay-tambay doon, sabihin, ikaw muna. Ako naman ang nakaka-camera rin sa Hope Channel. Tapos si Ted Wilson pumunta doon sa PICC. Kasama rin ako kasi kulang po sila. Mas marami silang camera kaysa tao. Meron silang apat na malaki plus apat na malaki. Ilan cameraman nila? Ilan sila? Walo. Eh, hindi lang cameraman yun. Yung floor director pa, yung taga-switch pa, taga-lagay ng PowerPoint, at kung ano-ano pa. Kulang ng tao. So, nakaka... Pag marunong kayo, pag kilala nila kayo pala, i-assign din at makita ka nila na tambay-tambay lang. Ina-assign. So, dalawang linggo rin kami dun sa PICC natutulog. Napakagandang mga opportunities po. Kahit na hindi tayo talaga marunong, gaya-gaya lang.
Google-Google lang yan, di ba, sir? Google. Paano bang ibig sabihin ng light? Ano bang ibig sabihin ng lumen? Ano ibig sabihin ng, try and try lang. So, ang pinakamaganda po niyan, isang beses, bumili ako ng camera. Diyan sa HMR, yung mga second hand, nakakita ako, SD90, 16,000, 15,900. Ginugel ko muna, pagtingin ko sa YouTube, ang ganda ng picture. Parang BBC, parang ano yung animal, yung mga National Geographic. Ganda ng picture. Tapos, sunod na araw, hindi pa bukas yung HMR, nandun na ako. Kasi gusto kong hindi ako maunahan. Tapos yung camera na po yun, binili ko. Sinubukan kong i-record sarili ko. Ang problema naman, hindi naman ako marunong mag-sermon. So, naghahanap ako ng mga taong marunong mag-sermon. Minsan, mahilig ako mag-drive ng mga tao sa AUP. Minsan, Sabado, nakikita ko sila sa labas ng gate. Saan kayo pupunta? Doon, sir. Sakay na kayo. Ganun lang ginagawa. Maganun lang maghanap ng tutulungan. Yung mga magigising mag-aga, magigising sa AUP, nakaabang yan sa gate ng jeep. Nakikita mo yan. Puntahan mo lang sila. Saan kayo pupunta? Di, sakay mo na kung saan pupunta. Sabi nila, pagpunta ka, yan po ang sinasabi kong hindi ko talaga naintindihan yung gawain. Mananalangin lang tayo pag umaga, Lord, anong assignment niyo sa akin? Tapos, pag yung idea binigay ng Diyos, napakaganda at napakadaling gawin. Ganun lang ang aking ministry, hindi ko talaga alam kung anong nangyayari. So, wala akong plano. Pero maraming ginagawa ang Diyos. Kaya rin hindi ko rin makiklaim na plinano ko yun kasi hindi ko naman talaga alam. Tapos pumunta kami dun sa isang church sa baba, dun sa Damuhan, sa AUP, dun sa church planting, dun sa may Carmen yata yun. Ang nagsermon si Kuya Jun Lumingkit, yung tricycle driver, hindi ko pa siya kilala dati. Pero nagsermon po siya pagkahabahabang sermon. At alam ko hindi siya natapos kasi halata ako naman nasa gitna pa siya eh. Bigla na lang niyang tinapos dahil alas 12 na. Sabi ko, Kuya Ray, yung pinag-drive ko, sabihin mo nga dun sa preacher, tapusin niya yung sermon niya dun sa studio, dun sa bahay ko. Tapos pinakilala namin, sabi, oo nga sir, sige. Kasi gusto ko actually bumili ng camera, nagbili siya ng camera, pero hindi na niya maayos yung sound. Eh ako mahilig sa sound, mahilig ako sa rock music at saka lahat ng klaseng music noon. Ngayon, mahilig ako sa rock music noon, kaya alam ko yung mga palusot ng mga mahilig sa rock music. Memorize ko na yan kasi gawain ko rin dati. So, mahilig ako sa sound. So, sabi ko, sige, ako may camera, hindi ako marunong mag-sermon. Ikaw gusto mag-sermon, hindi ka marunong mag-camera ng maayos. So, nag-try kami. Trinay namin, madilim pa rin. Naglagay lang kami yung projector. Pero nagtataka ako, ang daming viewers. Ang daming viewers. Kahit na yung video namin na in-improve namin, yung video namin na luma, mas marami pa minsan viewer yung luma na pangit kaysa yung bago na maganda na marami kayong ginamit na equipment. Tapos, hindi ako mahilig mag-edit ng video kasi, birin mo, ikaw pa bili ng gamit, ikaw pa mag-record, ikaw pa mag-setup, ikaw pa mag-tiklo, ikaw pa mag-upload. Tapos, ipapa-edit pa sa'yo. Naku, ulitin na lang yung sermon. Sinapaulit ko na lang lahat ng nagpipreach nyo sa amin. Sir, pwede mo patanggal natin yung ganito, paka-edit. Sabi ko, mas madali yata, ulitin mo na lang. Kasi walang katapusan niyang edit na yan eh. Pag inulit mo, at least you will become better. Okay, kasi ang editing po kasi, mas mag-sermon ka ng 1 hour, ang editing mo, sabi ng tagi-NLM. Sabi ko, yung 1 hour yung Sabbath School presentation na Tagalog, na Ilocano, ilang oras niyo ini-edit? Sabi ng editor niya, 1 hour, 10 oras ang edit. Oh, mas madaling ulitin, at least ulitin mo, 1 oras ka lang nakatumang nakikinig. Yan po. So, nung pinagtagpo kami ng Diyos, nag-sermon si Kuya Jun. Si Kuya Jun, kung saan-saan dati tumitingin ganun. Kasi hindi siya sanay na walang tao sa room na sinesermonan. Sabi ko, Kuya Jun, dito ka tumingin sa lens. Dun sa lens mismo. Kasi sa YouTube, makikita parang pag nakatingin ka sa lens, parang sa'yo talaga nakatingin yung nagsisermon sa YouTube. Yung eye contact ba? Kahit na walang tao dyan, yung lens tinitingnan mo, yun ang tinuturo mo na ganun. So, sinubukan niya yun. And, ito si Kuya, sabi ni Pastor Frederick Paul, sabi niya yun si Kuya Jun, he is anointed by God to preach. Si Pastor Paul, great preacher yun, pero na-acknowledge niya na si Kuya Jun ay talagang dinigyan siya ng Diyos ng assignment sa buhay na mag-preach. Kasi nga, ang haba ng sermon niya. 2 hours and 24 minutes ba naman? Pero sabi ko, sige lang Kuya Jun, bahala ka kung gano'ng kahaba, basta yung Facebook naman, pwede naman i-continue yan eh. Pag ni-live mo, pag binalikan nyo, red pa rin naman yun.
So pwede balikan. So ayun po. So sa tulong ng Diyos, ang daming nakikinig sa kanya. Sabi ni Kuya Jun sa akin, "Sir, pag may kailangan i-correct, sabihin mo lang ha, eh nakikinig ako sa kanya." Parang masyadong maraming kailangan i-correct. Hindi naman sa theology, sa pagbigkas lang kasi siya ay galing Mindanao. Alam naman natin, hindi ko naman kinakantsawan yung mga tagaling Mindanao, pero iba talaga yung pagka-English nila. Natin, minsan, sabi nga ni Kuya Jun minsan, imbis na hell, heal. Imbis na faith, sasabi niya, fit. So minsan, malalaglag halos ako dun sa aking upuan. Pero kahit kinakantsawan ko si Kuya Jun, ang dami pa rin nakikinig sa kanya. Siguro yung nasabi ko, yung makikinig sa'yo, Kuya Jun, yung ganyan din ang kanilang pandinig. And totoo nga, mga kapatid, huwag nyo nang problemahin yung English nyo. Huwag nyo problemahin yung Tagalog nyo. Kaibigan yan, actually, ni Sir Camacho, Fernan Camacho. Kasi magkasama silang layman dati. Sabi ni Sir Fernan, sabi ni Brother Kuya Jun, "Actually, yung English ko, pangit talaga eh." Sabi ni Sir Fernan, "Hindi lang yung English bro, pati yung Tagalog." So, nagkakatawaan naman sila. Pero dami talagang nakikinig. Dahil seryoso yung tao si Kuya Jun mag-sermon. Hindi yan sa language, not by might, nor by power, nor by skill, or anong tawag dyan, eloquence. Sabi dito sa book na evangelism, hindi yung eloquence, hindi yung talent, kundi yung talagang, ang nakikita ko mga kapatid, kila Kuya Johnson, yung humility talaga nila. Pag nananalangin nyo sa kapitulo versikulo, at saka ngayon mga kasama ko si Kuya Johnson, pag nananalangin sila, sabihin ba naman nila, "Wala po kaming kaya sa aming sarili." Eh alam ko 13 years na sila nag-question and answer ng live sa radyo. Tapos sasabihin pa nila wala silang kakayahan sa kanilang sarili. So, kaya pala tinutulungan sila talaga ng Diyos. Kasi talagang yung humble pa rin sila kahit na matagal na silang experience. Ayan. So, yun yung magandang gayahin na attitude. Kahit na matagal na tayo sa ministry, libo-libo, daan-daan ng napabinyagan, dekad-dekada ng nag-Bible study as layman, kailangan pa rin natin ng humility at saka prayer bago mag-production at saka yan. Minsan sabi ni Kuya Jun sa akin, "Kuya Jun," sabi ko, "bakit?" Minsan kasi nagtulong kami. May ginastos kami 150,000 sa evangelism sa Tagaytay. Sabi ni Kuya Jun sa akin, "Sir, videohin mo ako." Sabi ko, "Meron kaming evangelism sa Tagaytay." "Oh, sige sir, no problem." Tapos pagpupunta ko sa Tagaytay, nakikita ko si Kuya Jun, pagbalik ko, nag-sermon pa rin siya, mahaba siya mag-sermon eh. Nakikita ko sa tabi ng daan, yun pala hindi siya binigyan ng venue. Hindi rin siya binigyan ng maupuan. Yung nag-request na pamilya na mag-evangelism, dun na lang siya nag-evangelism sa tabi ng bahay. Eh umuulan po. Naglagay lang sila ng trapal na paganon. Si Kuya Jun naka-project sa grade, sa pader, yung mga tao nakatayo. Kunti lang yung upuan. Nakikita ko hindi pa tapos si Kuya Jun. So kasabay namin. Nung makakot namin yung buong College of Theology yun eh, sa Tagaytay. Doon ako tumulong kasi ang ganda ng English ni, ng Tagalog ni Pastor Amaraw. Amaraw, taga ano siya eh, taga, ewan ko, taga dyan sa, ang ganda ng Tagalog niya, so doon ako tumulong. Pagka Sabado, after 2 weeks, doon kami sa swimming pool. Gabi-gabi yun, daming jeep. Buong College of Theology, mga estudyante, daming tao, daming gastos. Pagka Sabado, punta kami sa swimming pool, Binyagan, 22. Praise the Lord! Okay, uwi na. Mamaya, nandiyan na si Kuya Jun. May lumalakad na mga tao papunta din sa baptismal pool. Pagkatapos namin mag-baptismal sa COT, di, pag nakamayan lahat, paalis na. Meron naman mga bagong batch. Doon naman sila dumaan sa likod. Siguro hindi nagpaalam yun kaya sa likod dumadaan. Sa likod ng swimming pool, yung mga taga-puting kahoy naman, nagparada na sila. Sabi ko, parang si Kuya Jun yun ah. Kasi, ano, katulad ni Elisha. Walang buhok. Binibilang ko, 29. Sabi ko, yun, walang upuan, walang budget, walang... Bakit mas marami pa yung dala kaysa sa amin? So talagang na-curious ako, inoobserbahan ko si Kay Jun, bakit mas marami pa? Ito, mas marami pa siyang hinahakot kaysa dun sa maraming gastos. Eh, kami yung maraming gastos. Siya, walang gastos. Mas marami pang nahahakot. So inoobserbahan ko, binibideo ko na lang siya. And, ang sabi... Na, siguro na harata din niya na gusto ko malaman kung paano ba kayo dyan yung ginagawa yan. Sabi niya, "Sir, pinapanalangin yan talaga kasi ang atin dito lang pag-lecture pero ang Holy Spirit dito." Ah,
Yun pala ang kanyang experience sa dekada-dekada niyang paglilayman. So yun po, kailangan talaga ang humility and prayer. Mas mahalaga pa ito sa camera, sa microphone, at saka sa skill, at saka sa English, at Tagalog, at PowerPoint. Yan po. So yun po ang pinakamahalaga. Ayan, sa PIC, every Sabat, meron mga viewer na siguro 150, 100, ganyan. Live yan. Pagkatapos ng PIC, mga after 24 hours, mga 7,000 na yung view. Parang kami ata pinakamaraming viewers na dito sa Pilipinas na live. Hindi naman dahil magagaling kami, kundi dahil maraming dumaan dun sa AUP. Maraming namimiss nila yung PIC, ganun lang naman eh. Pero kahit na marami kaming viewer na live, wala naman kami napapabinyagan na nababalitaan na viewer. Hindi kasi evangelistic yung naririnig sa PIC. Pero kung mag-evangelistic messages sila sa divine worship, siguro magkakaroon. Pero puro kasi ano yun eh, yung... Yan, sa pag-aralan naman natin, yan ang technique nila Kuya Johnson. Alam niyo ba kung paano dumami yung viewers? Ay yung live view? Paano po? Yung mga asawa ni Kuya Johnson, asawa ni Leo, yung kapatid ng asawa, lahat ng walang ginagawa dun sa set, lahat ng wala dun sa camera at saka hindi cameraman, naka-Facebook yun. Pindot ng invite, 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 invite. Wala silang ginawa kundi yung pindot ng invite. Kaya pala sabi ko, bakit itong YouTube, itong Facebook live nila Kuya Johnson, mas maraming share kaysa viewer. Kung merong viewer na 100, merong shares na 150. Paano nagkarami ng napakaraming share? Mas marami pa yung share kaysa viewer. Yun pala, mahilig mag-invite. Meron pala silang invite team. Oh, may invite team sila. So, interest ko po yung audio kasi mahilig nga ako sa music dati. Video, kasi kung nakikirinig ko, ang ganda. Pero sabi ko, mas maganda talaga kung makita. Eh, mura naman yung camera noon. At saka ngayon, maganda, bumababa na yung presyo ng camera. At saka yung mga cellphone natin, lahat naman magaganda. Mas maganda pa nga kaysa camera. And automation, ito yung mga ginagawa ng mga Comsai. Pag tinatamad sila, pinoprogram nila yung mga devices na yan. At saka gusto kong i-upload ko sa internet lahat ng mga katotohanan. Kasi po, pag ang mga tao nagtanong ng kanilang mga hugot sa buhay, hindi man itanong yan sa inyo, itanong nila yan sa Google. Diba? Tatanong nila sa Google, kanina umabi, sinabi ko po, how to pray, 3.3 million nagtatype. How to be saved, 5.5 million. What is the Sabbath, 11 million every month ang nagtatype. Kung ang title ng YouTube natin at saka ng articles natin ay kapareho nung tinatanong nila, malamang matamaan tayo agad. Actually, yung sermon ni Mark Finley nung Discoveries 2008, nandiyan naman yung download link, so hindi ko pinirate yun kasi pinapa-download nila. In-upload ko lang sa YouTube. Kasi sinerch ko sa YouTube yung title ng sermon, wala pa. Ibig sabihin, wala pang nakaisip mag-download and mag-upload sa YouTube. So in-upload ko po, ako yung nauna. After 2 years lang na discover ng iba, ginawa na rin nila, gumaya sila. Actually, lahat tayo dapat gumagawa nun kasi may manunood sa akin, may manunood sa iyo, may manunood na hindi naman kami friends. So lahat tayo may audience. Sabi ni Kuya Jun, buti na lang, siguro kung nagpastor ako, hindi makinig sa akin yung mga tricycle driver. Oh, di ba kasi dahil tricycle driver siya, yung mga tricycle driver, ang tawag sa kanya, pastor. Kasi pag may religious question dun sa tricycle-an dun sa paseo, siya lagi yung hinahanap. Kasi siya yung alam nila na mahilig sa Bible. So lahat tayo may audience. May mga friends tayo sa ating friends at saka sa ating profession na makikinig sa atin. Kaya lahat dapat tayo may opportunity na gumawa nito. At pag mag-sermon tayo sa English, meron na dun sa internet English. Si Mark Finley nandun, si Doug Bachelor nandun. So, hindi na masyado significant na gumawa tayo sa English. Pero ang gusto kong ma-encourage ninyo ay yung sarili nating wika at sarili nating dialect. Kung marunong kayo mag-sermon sa Bisaya, sa Ilocano, sa Ilunggo, sa Cebuano, hindi ko alam kung ano paano. Mas maganda yun kasi po, hindi makasermon nun si Mark Finley. Hindi rin makasermon si Doug Bachelor ng ganun. Tayo lang ang may kakayahan ng ganun, ng gift of tongues, modern day gift of tongues na ganun. So yun po ang ini-encourage ko. Kung gusto niyo pong mag-ganun, either pupunta ako dito or pupunta kayo dun. Pero ako na lang pupunta dito kasi maganda na yung church niyo by default. Yung bahay ko, lilinisin ko pa bago makaayos. Okay. Actually, dati, nag-i-invite ako mga tao pumunta dun.
Kaya lang, sabi nila, the sanctuary has to be cleansed. Once a year. Sabi ko, at least once a year. So, ang ginagawa ko na lang ngayon, ako na lang yung pupunta sa kanila. Actually, nagre-record kami dito sa may... Ano na nga ba ito dito sa may pocket niyo dito? Ano nga po yun? PhilInvest. Diyan sa PhilInvest, sila sir... Pangalan nun? Elmer at saka si sir... Kalimutan ko na. Next Sunday, nandun po ako. Kung gusto niyo makausyoso, malapit lang, palagay ko malapit lang po yun. No? Kung gusto niyo makausyoso sa next, sa 21 po yata yun, next Sunday, sumilip lang po kayo. Kung gusto niyo, di mga kabataan yung na-curious sa camera at saka sa audio kung paano mag-setup, welcome po kayo dun. Makikita niyo kung paano yung kaguluhan namin. Okay, so yun po ang ini-encourage ko sa ating mga preacher at saka gusto mag-preach. Kahit practice, sige lang po. Kahit huwag kayong problema, basta ang mahalaga yung mga Bible verse nandoon. Kasi sabi nga ni Sister White, bakit daw may nakukonverte kahit na may problema yung pastor? Kahit may problema yung preacher? Kasi daw, yung light daw ng katotohanan, tumatagos siya through the imperfect vessel. Kahit, bakit yung mga unconverted daw na pastor, sabi niya, yung unconverted na pastor nakakapabinyag? Kasi yung lumalagpas dyan sa yung ilaw, lumalagpas dun sa ano, sa imperfect na preacher. So, huwag tayong mga problema. Yung mga disipulo nga, tatlong taon na kasama ni Jesus Christ, si Pedro, nagsasabi pa ng bad words. Okay. So, inaayos ng Diyos. Habang nasa gawain tayo, mas lalo tayong inaayos ng Diyos. Kasi hindi man tayo ayusin pag wala tayong ginagawa. And yung Holy Spirit, binibigay lang daw yun dun sa mga tumutulong sa gawain. Kaya minsan, nananalangin ako ng presence ng Holy Spirit. Pag hindi man ako natulong, wala man. Pero pag kanina, pag pray ko kanina dito nung opening, parang nararamdaman ko yung Holy Spirit. Kasi pag may tumutulong ako sa church, tapos humihingi ako ng katulong ng Diyos, tinutulungan ako. Pero pag sa ating sarili lang, hindi na tayo bigyan. Para sa iyo lang. So para yung Holy Spirit, para sa gawain. Ang aking pagkaintindi sa Bible and sa SOP. So, yan po. Nag-join ako sa FB, hindi para dumami yung friends, kundi para mag-evangelism. Ayan. Kaya, hindi ko na tinupos yung aking mga hugot. Ano nang pakinabang nila dun. So, sinubukan ko rin mag-mail ng mga Mark Finley na DVD. Alam niyo ba yung isang DVD-ing 100 na ganyan? May plastic po yan sa ibabaw, may plastic sa ilalim. So 100 yun. Ilan na yung plastic ko sa ilalim at sa ibabaw? Isang kahon na. Ibig sabihin, ang dami-dami ko nang pinamigay na DVD. Wala pa man lang nag-testimony na nabinyagan. Kaya tinigilan ko na, sir. Kasi sabi ni Ellen White, pag hindi gumagana, oh, baka may kailangan ayusin. Sabi kasi ng mga pastor, lagyan mo kasi ng address mo para alam nila kung saan sila magti-thank you. Eh hindi ko nilagyan ng address. Kasi sabi ko, paglagyan ko ng address, baka maraming mag-thank you, yumabang ako. Yan din actually ang problema ni Ellen White, kaya nagre-reluctant siyang tanggapin yung gift of prophecy. Sabi niya, kasi marami na ako nakita, sabi niya, marami na daw kasi siyang nakita na binigyan ng katotohanan, yumabang, nalaglag. Pride goeth before destruction, before the fall. So, sabi ng angel kay Ellen White, if that is your concern, don't worry. The Lord will send, alam niyo kung anong isi-send? Affliction. Bibigyan daw siya ng maraming problema sa buhay. Parang hindi daw siya yumabang. Kung kayo maraming problema, baka ano yan, blessing. Para hindi tayo yumabang. Okay. Yun ang sabi kay Ellen White. Kaya maraming siyang pagsubok sa buhay. Ayan po. So pwede natin gamitin lahat ng masimbahan ko, nire-record ko. Nire-record yung camera ko noon, galing CDR King, sir. 3,995 ang bili ko. Walang lens. Kung gusto mong malaki yung preacher, lalapit ka. Doon ka upo sa harap dito. Kaya lagi ako nasa harap sa PIC noon. Kasi walang zoom yung, walang optical zoom yung aking camera. Pag dinigital zoom ko naman, yung mga pixel lumalaki lang. So, pangit. So, lumalapit ako na sa harap. Para kita yung projector, kita rin yung picture. Lagi ako maaga. Kasi kaya naman, maguhila ka pa ng extension, yung battery ko patay.
di mag-i-extension ako ng mahaba galing sa kabila ng PIC. So, maaga akong sumimba kasi nagka-camera ako. So, alert din ako lagi kasi baka lumakad yung preacher. Masaya pala mag may ginagawa sa church. Kaysa uupo lang ako dun, eh kahit alas 10 na ako pumunta, upo lang naman ako eh. Pero pag mag-set up kami, alas 6, nandun na kami. Kasi ang hirap mag-set up ng audio, 1 hour. Set up ng video, 1 hour din. Kaya ngayong Linggo, week of prayer, 5:30 pa lang, nasa PIC na po kami. Kasi ang hirap-hirap mag-set up. Sabi ko nga, doon ako matulog eh, parang din na mag-take down. And sundown, lahat ko po yan, yung giveaway. Pero may narinig din po akong testimony ng DVD yung pinamimigay ko. Pero hindi yung pinamigay ko. Yung pinapamigay ko po kasi, pinost ko rin sa internet. Dinownload naman ng mga ibang Adventist. Tapos sa MBC, marami palang nagbebenta ng DVD doon. Minsan si Clint Sasil, sabi ko, mag-sermon ko nga Clint sa studio, bago ako graduate. Sa bahay ko, sermon siya. Sabi ko, itong sermon niya parang familiar sa akin. Parang Tinagalog lang na Mark Finley. Sabi ko, sino bang favorite preacher mo? Si Mark Finley, sir. Ah, anong series ang favorite mo sa kanya? Yung Discovery Zero 8. Ah, iniisip-isip ko. Yun din yung favorite ko eh. Yun yung pinamigay ko ng napakarami. Sabi ko, saan ka nakakuha ng material na ganun? Sabi niya, may nagbenta ng DVD, sir, sa MVC. Tapos, pag lagay ko ng ganun sa computer, maraming lumalabas. May autorun, nilagyan ko ng autorun na may VLC. Para pag sinaksak sa computer, irarun niya yung VLC, ipiplay niya agad yung DVD. Ang nakakaintindi lang ng autorun yung mga hacker. Tapos, pag sinaksak mo ganun, may lumalabas na marami agad, kahit hindi mo pinipindot. Sabi ko, akin yun. Sabi ko, paano nakarating sa MVC? Ah, yung mga pirate dun. Hindi naman pirated yun kasi talagang pinapa-download ko yun sa iba. Pero mabuti pa yung nandun. Kaya daw siya nag-theology dahil nakita daw niya yung mga presentation ni Mark Finley. So, may mga bagay sa book na Christian Service, sa last chapter ng Christian Service. Sabi na Ellen White, yung mga resulta ng ating ginagawa, hindi yan papalpak. Pero minsan gagana yan pag wala na tayo. So, hindi yan pumapalpak dahil gawain ng Diyos yan. Pero minsan yung gawain yan matagal matapos, minsan wala na tayo, saka pa lang na Kahit si Jesus Christ, ang dami niyang sinermonan. Pero yung nagpapabinyag, yung iba ayaw. Pero nung umalis na siya, kailan yung binibigyan niya nila na 3,000 everyday, yun yung mga sinesermonan ni Jesus Christ na hindi pa dati nag sabi dun sa Sabbath School lesson. So, nagtatanim pa lang. Okay. Ang sabi po sa Habakuk 2:2, write the vision. Pag binibigyan ang church, ang prophet, ang organization, ang tao, ng katotohanan ng Diyos, kailangan natin ipangaral. Kung si Habakuk magsisermon lang, yung mga sinermonan niya, pag kumain, makatulog, makalimot, mamatay sila, hindi nasabi sa mga anak. Sabi ng Diyos, isulat mo. Pag sinulat ni Habakuk, kahit mamatay si Habakuk, yung nakasulat, nandun pa rin. Kukopihin ng iba, yung scribe, mapo-photocopy, mapo-post sa Facebook. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. So, mahalaga po yung mga katotohanan, ilagay natin sa mga media na mas lalagpas pa sa ating buhay. Pero ngayon, baliktad na po. Yung nakita ni Habakuk, pinapasulat. Ngayon naman, yung nakasulat, gagawin nating video. Babalik naman, yung vision, ay yung written, gagawin nating video, vision. Kasi, hindi na sila nagbabasa ngayon, nanonood na lang. Okay. And kailangan daw plain. Ibig sabihin, malinaw ang pagka-project, malinaw ang tunog. Kaya maganda yung malinaw ang tunog. Kung gusto niyo yung maaral kung paano palinawin yung tunog, dito hindi man masyado problema, medyo mataas lang ngunti, kaya humihing-hing. Kasi masyadong sensitive to. Pero maganda naman yung tunog. Ang mahalaga maintindihan. Di ba? Plain, ibig sabihin, sabi ng IAS President, ibig sabihin ng plain, dapat na madaling maintindihan. Para yung magbasa, ay tatakbo. So yan po ang media ministry verse. Dapat malinaw at saka dapat lasting. Instant iniisip ko, bakit kayo yung ibang propeta hindi sinulat sa Bible? Siguro yung sinasabi nila hindi pamali-mali. hindi everlasting yung kanilang sinesermon. Kaya pag tayo mag-sermon, sabi ko sa mga kaibigan ko sa AAP, huwag nga kayo mag-sermon ng wala naman sa Bible and wala sa SOP. Kasi pag nag-imbento kayo ng sarili niyong kwento, tapos hindi niyo pa nabasa yung buong Bible at buong SOP,
tapos may magbabasa nun, makikita nyo, kontra pala. O, di ba? Kaya siguro may mga propeta na hindi nakasulat dahil hindi lahat ng sinasabi na ay lasting. So, mas maganda po kung yung references natin talaga na sa Bible, SOP. Kasi, alin ang mas mahalaga po? Yung tunog o yung video? Parehas. Ha? Akala ko yung video mas mahalaga, kaya gumagastos ako sa camera. Yun pala, mas sabi ni Joshua, yung kaibigan ko sa Tag-Hope Channel dati, sir, mas mahalaga yung tunog kaysa sa ano video. Kasi yung video, pag walang tunog, wala kwenta. Pero yung tunog, kahit walang video, parang radyo lang, at least naririnig. Yun pala, nasa Bible po, ayan. Faith cometh by hearing. Hindi naman pala by looking. Diba? Faith is the essence of things unseen. Hindi nga pala nakikita yung pananampalataya. And hearing the word of God. Ayan po. So mahalaga yung naririnig na malinaw. Kaya yun yung aking tinutulong sa mga media ministry. Gusto ko lang matanggal yung sound, ma-maximize yung voice. Ayan po. At yung music. Ah, ito. Tinatanong ni Sister, ano pangalan mo? Jeff. Ah, kasi sa media ministry, maraming pinag-uusapan, tunog, etc., etc. Pero hindi pag-usapan yung music. O doon ako tututok sa hindi masyado na tutukan ng panahon. Kasi malaking part ng media ministry ang music. Unang-una, sa book na evangelism, puro evangelism yung aking reference nito sa music. Kasi may chapter dito na ang tangalan ay song evangelism. Nakakaligtas daw ang pagkanta. Instrumentality in saving souls. Evangelism 496.1. Nakakatuwa ang pagkanta. Nakakahitulong mag-memorize ang pagkanta. Nakakapabait ng tao. Oh, depende siguro sa kanta, no? May kanta kasing nakakapag-rebelde. And nakakapabilis ng isip. Kung gusto natin bumilis yung isip, magkanta. Totoo kaya yun? And nakakaawa. And then nakaka-awaken ng sympathy. And itong maganda, promote harmony na experience ko. Yung mga kaibigan ko nag-aaway. Sabi ko, wait muna, kanta tayo. Sige, kanta tayo. Pagkatapos ng kanta, wala nang away. Nakalimutan na yung away. And banish gloom. Ayan pa. And impressing the truth, the heart with spiritual truth. Pag natutokso tayo, kanta. Nakakatulong din pala yun. Pag tayo ay kailangan ng courage and gladness, kanta rin. And continual sermon daw po yan. Ginamit ni Moses para madaling ma-memorize yung mga alituntunin ng Diyos. To warn, restrain, reprove, encourage. Yung sa Ayas, minsan sumimba ako dun, may composer dun na magaling na African. Ang kanta niya ay, nakalimutan ko yung tune, pero sabi niya, bakit tayo sumisimba pero cellphone tayo ng cellphone? Bakit tayo sumisimba pero tulog tayo? Bakit? Pero kanta. Yung mga natutulog tuloy, nagigising sila, kahit natatamaan sila, natutuwa na lang sila kasi ang ganda ng pagkakanta niya. Kahit pala patamaan mo sila ng patamaan, pagpakanta mo ginawa, nakakatuwa, tawahan na lang yun sa church. Tapos, bakit daw tayo late sa church, pero kanta siya ng kanta, ganun yung message ng kanta niya. Dinadaan niya sa kanta, nakakatuwa. So, puro evangelism po yan. Okay. Pero, ito ngayon ang question. Ito na yung issue sa music. Meron daw mga music na hindi maganda. Agree tayo dyan. Sabi ni Rogue Bachelor, hindi lang natin ina-agree kung nasaan yung bakod ng hindi maganda at saka maganda. Yung iba gusto dito, yung iba gusto dun. So, anong reference? Para malaman natin, kasi lahat may opinion. Yung mga music major may opinion. Yung mga rock music, magustong rock music, may opinion din. Anong reference? Hanapin natin dyan sa pinapaniwalaan natin lahat. Okay, agree tayo na merong kailangan tanggalin na music, strenuously avoided. Ano naman yung kailangan, okay, ganito na lang. Kung parang malaman natin kung anong tamang music, hanapin natin kung anong tama. Pag alam natin kung anong tama, lahat nung hindi kasama dun sa tama, mali yun. Diba? Paano malaman ang fake na pera? Alamin mo yung totoo. Pag hindi totoo, fake. O alamin natin ngayon kung anong totoo. Alam mo yung acceptable?
Music is acceptable to God only when the heart is sanctified and made soft. Ah, yung nakakapaamo pala. May music na nakakapaamo. Oh, yun. Kasi daw, marami daw gumagawa ng music na hindi naman talaga marunong make melody in their hearts. Kundi, idol nila yung music. Gusto lang nila kumanta. Dahil, because of music, for the sake of music. Hindi yung kumakanta sila para sa Diyos. They don't know how to make melody in their hearts. Kaya pala, hindi pala maganda yung nag-hire tayo ng mga musician na hindi naman, yung convincing sa katotohanan na kinakanta natin. Kasi yung pagkanta, nasa, ano yun, sa puso ng kumakanta. Pag ang idol nila ay music, katulad ni Satanas, sa sobrang galing niya mag-music, hindi na siya masabihan. Okay, katulad ko rin noon. Pag marami ka ng musical, okay, next. The use of music, ito ang pinakamahirap maintindihan na slide sa music at saka sa evangelism. The use of music, kasi parang mag-contradict ito. Pero subukan natin intindihin. The use of musical instrument is not at all objectionable. So, sabi kasi ng ibang mga extremist, bawal ang musical instrument kahit ano. Oh. Sabi ni Ellen White, hindi yan lahat bawal. We are not to oppose the use of musical instrument in our work. Sabi naman ng mga mahilig sa kumbo, aha, hindi pala bawal. Oh. Pati yung lahat ng ngayon, yung iba gusto lahat, wala. Yung iba gusto lahat kasama. Oh. Pero ano yung, bakit sabi ni Ellen White, hindi naman bawal, pero kailangan may tanggalin. Ano ngayon yung kailangan tanggalin? Kasi there is nothing more offensive in God's sight than a display of instrumental music when those taking part are not consecrated, are not making melody in their hearts. So, meron din palang part na hindi maganda ilagay. Ano ngayon yun? Ayan. Gorgeous apparel, fine singing, hindi naman pala kailangan maganda ang damit na mamahalin. Hindi naman pala kailangan sa media ministry na napakaganda ng kanta. Hindi naman pala kailangan na may nandiyan lahat ng instrumental music. Kasi yung angel choir, wala naman pala nun. Yun ang sabi ni Ellen White. In the sight of God, these things are like branches of the unfruitful fig tree which bore nothing but pretentious leaves. Hindi naman pala nakakakailangan yung mga yun. Ayan na yung kanina. And we do not depend on instrumental music. Kung mabuti na lang dito sa church, tuloy ang service kahit walang tumutugtog, di ba po? And kailangan may i-clear daw na rubbish. Ano yung Tagalog po sa rubbish? Basura. There is a work to be done in clearing away the rubbish which has been brought into the church. So, ano yung rubbish? Debate na yan. Kasi iba yung sabihin ko sa rubbish, iba yung sabihin ng music major, iba yung sabihin ng rakistra. So, alam ko na kung ano. Hanapin na lang natin kung anong heavenly music. Dati nakikipag-debate ako tungkol sa music. Pero ngayon, hindi na kailangan. Nung makita ko kung paano present ni James Nix yung heavenly music, sabi ko, hindi na kailangan ng debate. Kasi lahat ng tao naniniwala, lahat ng Adventist naniniwala kay Ellen G. White, and lahat ng tao naniniwala na nakita ni Ellen White yung heavenly music. And naturally, anong ituturo ni Ellen White? Yung nakita niya sa langit. Actually, kumakanta yung congregation na hindi naiintindihan. Sabi ni Ellen White, sabi ni James Nix, sabi ni Ellen White, teka. Nakita ko ang heavenly music, hindi ganyan. Yung heavenly music, maganda ang pagkabigkas galing sa kanilang puso at naiintindihan. Kanta ulit tayo, kumanta ulit sila, mas maayos na. Ano ngayon yung, at saka sabi ni Ellen White, huwag kayong kumanta ng funeral songs. Natuwa ngayon yung mga yung mga charismatic ang kanta. Aha, ibig sabihin lively. So, sabi ni James Nix, naayas buong hapon yun. Kinanta namin lahat yung favorite songs ni Ellen White para magka-idea kami kung ano yung heavenly music na gusto niyang ituro sa church. Ayan yung lista ng favorite songs ni Ellen White na sabi ng mga kamag-anak niya. Lista, nilista lahat. At actually, kumolekta si James and Ellen White ng mga music na kamukha yung style nung narinig ni Ellen White sa langit. Oh, actually, sabi ni Ellen White, pag marami siyang spiritual burden, alam niyo ang taong maraming pinapaalam ang Diyos, minsan kailangan yung sulatan to. Ang dami-dami mo nang susulatan, lahat ng tao galit sa'yo. Galit na kay Ellen White. Minsan, stress siya. Pag matutulog na siya, naririnig niya yung choir, ang ganda-gandang choir, galing sa langit. Angel choir. Pagising niya sa umaga, sabi niya sa mga kasama niya sa bahay, narinig niyo ba yung angel choir kagabi? Nakatumama lang silang ganun. Kasi si Ellen White lang nakarinig ng heavenly music. Siya lang yung kailangan ni comfort.
So, kinolekta niya lahat yung kamukha ng Heavenly Music na style. Ayan po, nakikita niyo ba yan? Mayroon ba kayong na familiar dyan sa inyo? Ito kaya sa... Ito, oh brother, be faithful. Ayan. So, alam niyo ni Ellen White yan. Rock of Ages. Rock of Ages. Okay. Ano pa yung mga alam natin dito? So, pati yung nota ng original, kasi minsan umiba yung notes, yung nota na kinakantang tune nila, pinatugtog ni James Nix dun sa piano sa hayas. Umanap lang ng magaling na pianist na kayang tugtugin kahit anong nasa notes. Tapos kinanta namin, masigla. Hindi dapat funeral songs. So, kinanta namin masigla. Ganun lang pala ang Heavenly Music. Hymnal lang po pala. Simple lang. Yun lang hymnal. Kaya po pala yung mga misyona, yung mga tribo sa bundok na hindi nakarinig ng Adventist message, pero na naginip lang yung kanilang chief. Nagkaroon ng vision yung kanilang chief na sinabihan sila, magdamit kayo. Huwag kayong kumain ng baboy. Kayo build ng latrine. Lahat halos ng doctrine ng Seventh-day Adventist, narinig nila dun sa chief at narinig ng chief dun sa angel sa kanyang vision. Pati yung mga kanta na nandun sa hymnal natin, tinuturo nung angel dun sa chief. Ngayon, itong ating mission president, sabi niya, may Adventist, may Sabbath keepers daw dun sa bundok. Kaya lang, dalawang linggong hiking bago makarating dun. Eh, siya yung president ng mission. Walang gustong pumunta kasi may malaria dun. Pumunta siya. Hindi po sa Pilipinas, dun sa may Venezuela. Between Venezuela and Peru ata yun. So siya yung mission president, walang gustong pumunta, siya ang pumunta. Nag-hiking siya ng dalawang linggo, naka-malaria siya, maraming lamok. Nung nagpapagaling siya ng malaria, libre, ang pastor pag nagpapagaling, anong ginagawa? Magbabasa ng Bible. Nakita siya nung Indian, yung mga tribo. Sabi nila, ayun na, yung sinasabi ni chief, may darating daw sa atin na puti na tao, na may itim na aklat. Pumasok, lumapit yung mga Indian. Sabi nila, ikaw yung hinahanap namin. Kasi may dumating na din na puti, pero baril ang dating, ang dala. Sabi, hindi yan yung sabi ng chief. Itim na libro yung ano. Dapat daw, ituturo daw nila yung laman ng itim na libro. So, kinuha nila si ano, yung ating president ng Adventist Mission doon. Ay, may sakit pa siya. Sabi, may sakit pa ako. Hindi pa ako magaling. Hindi. Kailangan malaman namin. Nung in-interview niya itong mga tribo, alam na nila yung doctrines. May Sabbath sila, alam nila si Noah, kilala nila si Jesus Christ, alam nila may Holy Spirit, alam nila may kasalanan, hindi sila namamatay, hindi sila nakakain ng baboy, yung clean and unclean meats, alam nila yung mga clean. Sinong reference nyo? Yung chief. Anong nangyari sa chief? Nag-frozen lang daw siya ganun. Para siyang bato. Hindi humihinga. Tapos pagkailang oras, tapos na yung kanyang vision, sasabihin niya naman. So sinabi niya din sa mga tribo niya at sinabi niya rin din sa mga kapitbahay na tribo. So lahat na yun mga yun, bibinyagan na lang. Kasi alam na nila pati yung hymns natin, tinuro nung angel. Sabi ko, sino nag-compose nun? Yung tao o yung angel? Baka kinopya ng angel. Pero ang mahalaga dun, ibig sabihin, ito rin yung kinakanta ng angels. Yun nga ang tinuturo sa ibang mga tao. Nandun po yan, nakita ko sa book na Greatest Need of Adventist and the Holy Spirit. So, yan po. So, yun ang logic. Yung hindi kasama dito na style, alam niyo ang kaaway, pag may original ang Diyos, gagawa yan ang kaaway ng counterfeit na music. Ayan. So, wag na natin gayahin yung mga singing group na gumagaya sa mga faith for us, ano na nga yung Hillsong. Yung mga ganun, di ba? May mga Adventist na singing group na ginagaya nila yun. O ginagaya nila yung gumagaya dun. Kaya yung Heritage. Yung Heritage may magagandang song. Kaya lang pag nasa Europe sila, pinanood ko yung kanilang Europe concert ng Heritage. Rock concert? Hindi pwedeng ganun. Kasi sabi na Ellen White sa book na Evangelism, maraming Adventist sa book na Last Day Events, maraming Adventist na nag-Sabbath Keepers na hindi sila conscious kung anong tama at mali sa music. So,
So depende kung sino audience mo. Pag nasa Europe ka, rock concert ka. Pag nasa Pilipinas ka, maamo. Pag nandiyan sa saan pa sila ng concert dito, ng tagal ng panahon. Yung una, ang babait. Yung dulo, Jerusalem na rock concert. Ginawa pang rock concert yung Jerusalem. Gagayahin naman ng mga ibang singing group. Dahil hangang-hanga sila. Music has become an idol. Pag sinabihan, magagalit. Oh. Idol ngayon kasi hindi matanggal. Kaya yung nagpa-fasting, pinapatunayan na hindi natin idol yung pagkain. Kasi kaya natin i-deny na wala. Okay. Ayan ang music. All hail the power of Jesus' name. So hymns lang po pala. Para safe. Sure tayo. Kasi kung ako magsabi, hindi ko man nakita ang heavenly music. Kung si Sir ano ang magsabi, hindi man niya nakita ang heavenly music. Kahit nakita niya, maniwala ba tayo sa kanya? E ngayon lang ngayon nagbabait. Hindi, mabuti. Kanina nagkwento siya ng napakarami niyang testimony, hindi matapos-tapos. Sabi ko, I really praise the Lord. Merong pagbabago. Amen? ako galing sa AUP, kaya kilala ko yan eh. Pero nung makita ko siya dito, pinupuri ko ang Panginoon. Si James Nix po ang director ng E.G. White Estate. At yan yung kanyang book na ginawa, Early Advent Singing. Ang isang title pa niyan ay Early Advent Singing, Songs of Zion. Yan para sa taas. Songs of Zion. Okay, tapos na tayo sa music. Anong sigurado nating music? Yung nasa hymnal. Or yung kaparehong style nun. Kasi minsan yung style, parang damit. Minsan pag ginaya mo lahat yung pinakabago, para kang masyadong workers, mayan, marami tayong klaseng gagawitin. Originate devices to which communicate light to those who are near and far off. Oh, parang internet, ibig sabihin nito, Sir JR, near and far, parang internet yan. Maraming golden opportunities. Kaya dapat lahat tayo nagpo-post ng kung ano-ano na may kinalaman sa Ebanghelyo. Para yung ating mga kaibigan ma-aware. Gamitin natin lahat, sabi ni Moses, sabi ng angel kay Moses, sabi ng Diyos kay Moses, what is in your hand? Ang nasa hawak niya, yung tungkod. So yun din ang ating gagamitin, kung ano man yung nasa hawak natin. Ayan po, hindi naman pala kailangan entertainment ang media ministry, kundi teaching. Di ba pag nagbisita si Doug Batchelor dito, ang dami nagpapabinyag. Dynamic preacher ba si Doug Batchelor? I mean, ganun-ganun ba siya? Di ba pag nabasa siya, tapos na. Babasa ng verse, i-explain, question, explain, ganun lang. Tapos na. We have run out of time. Tapos next ulit. Pero ang dami-dami, sabi niyo yung kaibigan niya, kung magbibigay ng piso-piso, bawat isang magpabinyag, milyonaryo na siguro ako. Kasi ang daming nagtitestimony. Yun pala, hindi entertainment ang kailangan. Meron naman, ang daming ginagasto, daming ilaw, daming camera, daming projector, daming... Yun pala, teaching yung turo ang kailangan natin. Yun ang nakakahakot. Sabi sa Bible, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yung law pala ang nakakonvert. Kaya pala nakikinig ako ng mga testimony ng mga nagpabinyag. Sabi ko, ang tinatanong nila ko dyan sa news ulit, aling katotohanan ang nakapadeside sa'yo pumunta sa church? 80% nung napakinginig ko, Sabbath. Sabi ko, ba't yung pinakamahirap pa ang ang nakakahakot? Yung law of God talaga, converting the soul pala talaga. Hindi yung bola-bola, grace, grace, grace. Ganun, di ba? Just believe and you are saved. Yun na. Walang law. Hindi nga nagbago na, ninigarilyo pa rin. Saka pa rin. So yun pala ang teaching, ang sunod dun, maliban sa Sabbath, ang sunod, yung pinakamahirap, pagkain, Leviticus 11. Maraming nakakakot yung bawal na baboy. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang